Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Madge, and for today's video, mayroon ako sa bagong i-share na mining website, which is im-tekken.com or ACM kung tawagin. So, i-review natin siya kung scam ba siya or legit. Hindi siya yung typical cloud mining dahil ginagamit daw dito is smart nodes. So, it's very new for me, and mag-create tayo ng account here para malaman natin kung paano ba gawin ito and kung free ba talaga siya or may kailangan tayong bayaran and kung paano ba tayo kikita dito, guys. So I also already released my March giveaway announcement winners. So if baka isa kayo sa mga nanalo, you can check that out sa upper right corner of your screen, you guys. Just click the link. And of course, don't forget to join my road to 10,000 subscribers here in my YouTube channel and of course in my Facebook page. So wag na natin patagalin. So check na natin itong si ACM or im-tekken in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, guys! So, bago tayo o bago ko sa inyo pakita kung paano mag-create an account and paano siya mag-work, i-review muna natin siya. For the meantime, for the moment, for me, is legit siya kasi naka-withdraw ako. But I will do, hindi ko muna sinama dito yung withdrawal ko dahil mayroon pa akong itatry, which is I will tell you that later on. And then may nakita kasi akong cons. Actually, I started here February 2022 pero hindi ko siya na-post but because of the football platform. So, and I update every almost day regarding football platform. So, natabunan siya. But I think everything happens for a reason kung bakit. Dahil nakita kong cons here is pabago-bago siya. So, yung naka-withdraw ako, actually, recently lang ako naka-withdraw. So, yung sinabi ko na siya sa isang friend ko, which is more on online din, iba yung sinabi niya sa akin. So, yung pabago-bago niya is regarding sa withdrawal and then the freebies, of course. So, ayan yung mga parang, kasi iba rin yung February. Kaya, ang papakita ko sa inyong clip later, yung nag-start ako kung paano siya gawin. And then, of course, gumawa another ako ng self-referral, which is kung bakit hindi ko rin sinama rito yung withdrawal. Kasi nga, sabihin ko na sa inyo, meron kasing gas fee, which is kailangan i-connect yung inyong MetaMask here. Or may dalawa pa siyang wallet, which I'm not familiar with, but MetaMask kasi yung kinonect ko sa first account ko. And then yung sa second account ko, hindi ako nagbayad ng gas fee. So, hinihintay ko pa kung makaka-withdraw ako doon. So, before kasi medyo mataas pa ang minimum of withdrawal and mataas din yung kanyang the free na binigay sa akin. But and then yung chinek ko this recently lang bumaba na, and then yun nga, okay for me, parang okay naman siya pero 50-50 pa rin ako. So papakita ko sa inyo, then kayo nang bahala kung what do you think about this one. So alam naman natin na even the cloud mining is minsan sa umpisa lang yan, but of course may mga cloud mining na legit pa rin, like sila Crypto Browser, you can check that out sa upper right corner of your screen. Si Honeygain, diba, you can also check that out sa upper right corner of your screen na nakaka-withdraw ako at meron akong proof of withdrawal na cloud mining siya. Pero kasi ito, it's different cloud mining. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung first time ko here kung nag-create ako ng account. And then of course, actually may nag-endorse lang naman sa akin neto, guys. How to create an account and how it works before. Ito yung February 2022. So, dahil naka-ano sa aking desktop. So, talagang pwede mong kailangan i-connect mo siya sa MetaMask or other wallet, guys. So, yun nga lang. Cons here. Minapalit kasi ako na, of course, pag-isipan nyo kasi kung gusto nyo i-connect siya or hindi sa specific
website, guys. Before kasi yan, Chinese kasi siya. Chinese, tama ba? If I'm not mistaken, Chinese yung ano. And then, kailangan mong create ng account. Dahil dyan, kailangan lang siya i-translate. So, paminsan hindi siya kailangan siya i-manually. Either manually or paminsan may lumalabas dyan, di ba? Kadalasan na translate to English, di ba? So, sabi nila, ayan. So, ayan. Tinranslate ko siya. So, email ang gagamitin ko dyan. And then, of course, password. And confirm password. So, yun naman kadalasan para makapag-register. Sa akin kasi, mas okay email dahil kapag na-locked yung ano, pwede nila i-email sa'yo. Kasi parang pwede dyan ilagay is username, diba? So, yun lang din. And then, ayan, nag-register ako. And then, sinave ko na lang din siya. And then, before, ito, February 2022, 88 yung rewards. So, kinilig ko yan. So, kailangan mag-wait. Yung timer na yan is pwede kayo mag-mine siya na TRX for the specific time. And then, yan nga, every day, kailangan mag-login. It's randomly. Yan yung one of ways para mag-earn kayo dito. Eh, kailangan yung ayun nga, mag-sign up para makukuha kayo ng TRX. But, yun nga, nag-order na rin ako. Yun nga, here, yung first time ko, kailangan ng gas fee, which is 0.005 at around 9 to 10 pesos siya. And then, yun nga, so, it siya yung, si Anna Eli, siya yung nag-recommend sa akin neto. So, siya yung nagsabi regarding about this one. So, yun nga, mataas pa before, 88 USDT yung free. And then, yun nga, mag-mine siya for 15 minutes. So, papakita ko yan later on na mag-mine siya ng TRX. Yung TRX is pwedeng nyo siya. Pero one time lang yung mining for that specific time. And then, every day, yun nga, every sign up or every login nyo, 12 midnight Philippines time, eh, pwede kayo makakuha ng random TRX up to 0.7 ng ata, 0.75 or 0.8 na TRX every day. And then, pwede nyo siya i-exchange into, what should call this, into USDT. So, here, yung ginawa ko, this is my first account, my main account. So, ayan, tinuloy ko yung pagbayad ng gas fee kasi 10 pesos lang naman siya. But yun nga, it's up to you guys pa rin naman if you really want to do this. So yun nga, hindi ko yung in-need to withdrawal dahil yung second account ko, guys, is hindi ako naglagay ng TR, ng gas fee doon. So hinihintay ko kung makakapag-withdraw ko kasi 24 hours ang withdrawal here. So yun yung one ways of how it works dito. Kay ano. And then, pwede nga siya i-convert. Yung nga sa kasi, pwede nga siya i-convert. Then, i-exchange nga lang siya. And then, yan. Pag na-exchange nga siya, magiging USDT. Kasi USDT lang pwede i-withdraw dito. So, nga, papakita ko sa'yo yung today na ginawa. So, ito naman yung ngayon, guys. Recently lang. So, meron na si tutorial. Before kasi, ayan. Parang 88 yung ano nila, ang free nila. And then as you can see, 1.88 lang ata yung sa akin dyan. And then yun nga yung step, you can exchange. So may tutorial na silang demo for this one. And then you can withdraw nga ang USDT. So 1.88 yung nakuha ko. But as you can see sa other screen, ang nakuha ng friend ko is 8.8. So yung binigay ko sa kanya yan is yung naka-withdraw na ako dito. Pero yun nga rin, ang pagbabago din is 10 USDT na naka-withdraw ko. Minimum nilang withdrawal before I think the second one, and then the third pinaka-latest sila is 20 USDT na daw, sabi nung friend ko, kaya hindi siya naka-withdraw kagad. And then of course, ayan, ito nga, this is my third account, guys, kasi yung second account ko, yun yung tinatry ko, which is papakita ko sa inyo later on. So as you can see, everyday pa rin naman is yun nga, kailangan nga mag-login para to get TRX, guys. So ayan, and then you can swap your TRX to USDT. So yan yung isang way, guys. So later on, papakita ko sa inyo yung the other, sa second way, kasi nga, di ba, mining nga siya, di ba? So yung papakita ko sa inyo yung mining kung paano. So ngayon, medyo maayos na. As you can see, earlier, medyo nahihirapan ako. So mas okay na yung system ata nila. So February, March, ngayon, as you can see, April 24. So ayan, so 1.92 yung nakuha ko. Pero matagal pa kasi that time, yung ginagawa ko to is 10 USDT yung minimum. So, mababaga. So, and then 8.8 yung nakuha nung friend ko, diba? So, konti na lang. Pero yung pala 20 USDT na. So, you can join the mode. You can, yun nga. Nasa sa inyo yan, kung gusto nyo magbayad ng, pares pa rin naman yung gas fee nila. Yun nga pa rin, tinatry ko pa rin. Kaya hindi ko sinama ito yung withdrawal. So, I will show you that in my next
video, guys. So, ngayon nga, 20 USDT na daw, guys, yung withdrawal. Pero yung makita nyo sa next video ko is 10 USDT. So, here, dito yung malalaman sa about ACM. ACM yung pangalan niya, pero I'm-Tekken kasi. Kaya, I'm-Tekken.com or ACM yung aking nila lagay, guys. So, here, sabi nga is first smart node cloud mining project on the clean launch. So, you can ano lang dyan. So, it's a cloud mining pero using smart node nga. So, I don't medyo na intindihan pa rin. But, of course, yung ilalabas na naman daw is 10 pesos for the one-time gas fee. But, of course, kung gusto nyo mag-mining, which is yung mag-mining nyo dyan, is Ethereum. And then, papapalitan nyo. So, kailangan daw is sa inyong wallet, nakakonect dito, or sa inyong MetaMask, is kailangan nyo meron mga 100 USDT, minimum of 100 USDT. So, papakita ko yan in my next video kasi nakapag-withdraw na ako. And then, yun nga, dahil nakakonect na yung MetaMask nyo. So, yun, dun yung sinecheck daw, guys. So, doon mag-earn kayo ng mining. So, ang mag-mine dyan is the Ethereum. So, yun yung silbi ng Ethereum. Then, kapag nag-mine ng Ethereum nyo, ipapalitan nyo siya ng USDT. Then, yung USDT, yun yung pwede nyong i-withdraw, guys. So, kasi nga, what do you think, guys? Kung okay ba siya or hindi? Pero ako naka-withdraw kasi ako papakita kayo in my next video, guys. Until next time, goodbye!